Pag-usapan natin mga minamahal kong kababayan, mga ginigili kong pasyente, kung ano ang mga dapat niyong gawin at mga hindi dapat gawin para magkaroon po tayo ng mahimbing na pagtulog. Ating alamin sa video ito, pero huwag niyong kalimutan mag-follow, like and share sa ating Facebook page at mag-subscribe sa ating YouTube channel. At ang ating video ito ay sponsored by B-Sweet Cakes and Pastries. Available na po sila sa ating Shopee. At ang ating baker for today is walang iba kundi aking kapatid na si Kisin Ann Bito. Pag-usapan natin itong napaka-importanting topic. Maraming nagtatanong kung kailan tayo magbibigay ng tips dahil napaka-importante po ng pagtulog. At kadalasan sa ating mga konsulta ay hindi po nawawala ang mga complain na kailangan nilang makatulog, hindi sila nakakatulog, at pagkatapos maristahan, ano yung mga dapat gawin at mga dapat nating hindi gawin. Number one tip po muna sa mga nakakatulong para tayo makatulog is use the bed only for sleep and sex. Ibig sabihin, ito lamang ang rason kung bakit tayo matutulog or kung bakit natin kailangan po pumunta sa kama. At kapag hindi ka pa nakakatulog sa loob po ng 20 minutes, bumangon na po muna kayo. Huwag pong pilitin dahil gising po ang ating diwa. Gumawa po tayo ng mga relaxation activities at baka naman po sa inyong kwarto ay napakaliwanag. So gumamit lamang po tayo ng dim light bago po tayo bumalik sa ating kama. Next tip is make quality sleep a priority. Ito po yung ating pinaka-priority is makapagpahinga po tayo. Dahil sa ating paulit-ulit na sinasabi na ang pagtulog po ay isang proseso kung saan po nagkukumpuni po ng maayos ang ating katawan. At kailangan gumawa po tayo ng timing. Ibig sabihin po ay pupunta tayo sa kama natin na may regular pong panahon, oras, kada araw para magkaroon po tayo ng tamang pagsunod sa ating katawan. Next, dun po dapat tayo magpapahinga sa mga magandang environment. Example is pagkuha ng komportabling higaan. Dapat ang inyong kwarto ay tahimik, madilim, kung saan ramdam na ramdam nyo po ang pagpapahinga. Next natin is develop a consistent bedtime routine. For example, at least magkaroon tayo ng preparation for at least 20 to 30 minutes po na magkaroon tayo ng relaxation. Alam ko namang lahat tayo po ay nasa trabaho, nasa ating pag-aaral. Huwag naman sana nating isama po ito sa ating mga problema pa. Kung ako naman po sa inyo, sundin po natin itong ating daily routine for at least 20 to 30 minutes na magkaroon kayo ng relaxation, such as yung pagpaikinig ng soft music, meditation kung saan dyan po naka-include ang ating panalangin sa Panginoon, yoga, pleasant reading. Kumbaga, pwede kayo kung meron kayo sinusubaybayang lectures or yung mga kwento, pwede kayong magbasa ng isang chapter kada gabi at nang meron po kayo sinusubaybayan kada araw before kayo matulog. At last is, mag-ano po tayo ha, ugaliin din po natin, maligo po sa isang maligamgam na tubig po para po maging presko ang ating pagtulog. So ano naman po yung mga dapat nating iwasan, Doc Vito? So ating pasimplihin po is avoid natin yung mga behaviors na pwede pong magpahinto or makaabala sa ating sleep physiology, sa ating normal na pagtulog. Ito po yung pagkakaroon ng nap or pagpapaghinga or idlip, lalong-lalo na kung 3 p.m. ng hapon. Tapos yung mag-attempt ka na matulog ka na masyadong maaga, lalong-lalo na kung hindi naman ito yung oras para sa'yo. Next tip is, huwag po tayong uminom ng kape pagkatapos ng tanghali, lalong-lalo na po sa gabi. May mga ilang individual o pasyente po nagsasabi na kapag sila ay nagkape, ay sila ng hapon, nakakatulog po siya at nakaka-relax. So, kailangan lamang po nating individualize natin yung mga pagkakataon dahil hindi naman po lahat ay naaangkop kada pasyente. Next natin is, at least bago matulog, for at least 2 to 3 hours, meron po tayong dapat pong iwasan. Number one is kumain ng marami. Sobra-sobrang dami nagpapakabusog. Next is, mag-alcohol kayo, mag-smoke,
at dinadahilan pa nila na nakaka-relax daw po ito. And third is yung vigorous exercise, yung sobrang pagpapagod. Parang ginagawa ng iba, kailangan daw magpagod ng gusto para po sila makatulog ng ayos. At yung last natin is when trying to fall asleep, pag kayo po ay sumusubok na makatulog, wag po, ito yung mga kailangan nyo iwasan. Number one is yung mag-solve ng mga problema. Kasi nga po, kapag kayo nag-iniisip yung mga problema bago matulog, hindi kayo makakatulog dahil gising ang diwa nyo kung papaano nyo po susolusyonan ang problema po na dapat hindi nyo muna isipin. Kaya dapat make sure na tapos nyo po ang inyong trabaho. Kung hindi nyo natapos, leave it that way. At umpisahan o tuloy nyo na lang po kinabukasan. Magkaroon kayo ng tamang oras sa para sa trabaho, sa para sa pagtulog. Next, huwag nyo pong isipin, pakaisipin ang mga life issues. Ito po nangyayari ang pandemya sa atin. Saan kukuha ng pera? Saan po tayo hahanap ng mga ganito? Paano tayo kakain? Imagine nyo na lamang po dapat o isipin nyo po magtiwala sa Panginoon dahil siya po ang magpo-provide para sa inyo yan. At kinabukasan, harapin po muli natin ang bagong pagsubok. And last is reviewing the events of the day. Kumbaga binabalik-balikan mo ano mo yung mga nagawa mo sa maghapon, ano yung mga dapat pang kulang, ano yung mga dapat pa natin gawin. Dahil kapatid, hindi nauubos ang problema habang tayo nabubuhay. Kailangan lamang po ang i-adapt na magkaroon tayo ng positibong kaisipan, gawin nating positive ang problema na tayo makakatulong sa ating sarili, lalong higit sa ating kapwa. So sana makatulong po sa inyo ang ating pinasimpleng tips kung ano yung mga dapat yung gawin at mga hindi dapat gawin para magkaroon kayo ng pagtulog. At nawa po sa mga tatanong kung saan po kayo pwede magkaroon ng online consultation po para sa mga pasyente natin na hindi po taga Occidental Mindoro, pumunta lamang po kayo sa Doc Vito Medical Clinic na Facebook page at mag-message po kayo at para po namin kayo mapaglingkuran. Mapagpalang araw po sa ating lahat.